Hey, what's up, vlog? Welcome to the Daily D podcast. So I have a very special guest today, my fitness coach. Let's all welcome Red Sabroso. Hi guys, welcome to Dion's vlog. Yeah, and so may special guest tayo ngayon, mga kaibigan. And this is the first time that I'm doing this, vlogging and podcasting at the same time. Nakapag-impromptu kami ng setup na dito sa ano, sa Buku-Buku Cafe dito sa SM Dasma. But anyway, so Coach Red is here for today. So magkakaroon tayo ng quick Q&A session. Ready ka na ba, Coach? Ready na. So mga boy abunda ano, yeah, question. Yeah, Siyempre interviewin kita kasi itong podcast ko para sa mga first time nanonood ng mga ng vlog ko. On this podcast, we talk about positivity, life, motivation at kung ano-ano pang mga bagay. And siyempre dahil you're into fitness, you're into working out, expect mo na tatanungin kita more into those stuff later today. Wag lang ano, wag lang about love life. Ay, pwede rin. Pwede rin yun, pwede rin. Mga, naisip ko nga gumawa ng episode about mga love life eh, mga ganun. So, ano, so medyo ano lang tayo, impromptu lang tayo. So, gaganon-ganon na natin. No? So, siguro simulan muna natin, Coach, no? Why don't you tell our viewers a little bit something about yourself? And go. So, I'm Red Sabroso. I'm a graduate at Cavite State University as a Bachelor of Sports and Recreation Management, and also a member of Australian Strength and Conditioning. It's a non-profit organization based in the Australia. Tapos, I'm a certified fitness coach under fitness innovation training. Then, some practitioners, ganun, corrective practitioners, that's it. Also a lecturer from Cavite State University. Pangmalakasan si Coach, no, mga kaibigan. Ang dami niyang mga sideline. And this is what I like about Coach Red din. So siguro mga gano'ng katagal na tayo, Coach, nag-workout? Mga 4 months? 4 months. 4 months, no? Maki na yung muscle ko dahil kay Coach Red. De, pero every time na nakausap ko si Coach Red, parang ano eh. So mga more into motivation din and mga ganyang mga bagay. So Coach, can you share with us what got you into ano? Alam mo yun, sa physical health, kasi into fitness, ano yung nakapagpa-realize sa'yo or paano mo nasabi na, oh shit, parang ito yung gusto kong ano, tahaki na ano? So, I'm a badminton player since elementary, since grade 4 until college. And then, nag-part-time job ako sa Tagaytay Highlands as a badminton trainer. So nagamit ko, yes. So nakuha ko yung skills na yun or yung try na yun. Nag-try lang ako, sabi ko, kailangan ko mag-part-time job as working student. 'Di ba? Para at least may syempre pera tayo, yan. So sabihin habang nandun ka. Yes, habang nag-aaral ako. So nag-part-time job ako as trainer. And then after makagraduate ako, na-hire ako as health and wellness specialist. Yes, sa Tagaytay Highlands. So after parang mga 3 months or 4 months ko mag part-time job, so na-hire ako as ano, health and wellness specialist. Then after noon, parang ilang months, so part din ako ng team building. So yun yung ano ko. So parang team building activities, okay. Ganun, team building activities. Tapos one time yung director ko, sabi niya sa akin, mag-lead ka ng bootcamp. Bootcamp na into fitness. Sorry ah, nakat off. Sige. During that time ba nag-bootcamp? Hindi pa. Oo, dito ko na-discover. So that time, meron kaming guest na Western Union sa team building. Tapos nag-request sila ng bootcamp exercise. So, ano, na-discover siya. Ko siya through Sir Alfred Labadan. So ayun, so ano yun, isa yun sa mentor ko talaga. Yun. So director ko sa Tagaytay Highlands. Tapos that time ano, nagalit ako sa kanya. Parang naiinis ako kasi parang sabi ko, bakit biglaan? Tapos biglang parang madaling araw tinext niya ako na parang biglaan, biglaan tinext niya ako na
parang, oh, kailangan mag-lead ka ng ganito. Bakit mga coach? So parang biglaan, nilead niya ako ng, oh, kailangan mag-lead ka ng exercise na ganito. So ako parang, ha? Mag-lead ako? Tapos walang, ano, wala akong parang biglaan naman masyado. Di ba? Parang, syempre ikaw, kung ano ba, ngayon na dapat. So parang, nagulat, parang nagulat ako. Baptism by fire. So nagulat ako. Tapos parang, pero, that time, edi nakanda ko na siya, naayos ko na siya. Tapos parang, narealize ko na okay din pala yung ganun. Na at least, kung hindi nangyari yung ganung scenario, is siguro wala ako ngayon dito sa trabaho ko. Kasi, so parang na-expose ka doon? Ayun yung na-expose ko, yes. Tapos na-realize ko. Uy, para pala ako. Oo, pwede pala. Pwede pala. Pwede ko pala siyang gawing, kag dito, professional. Diba? Ayun pala yun, doon pala ako i-delete. Nag-enjoy ka ba sa ginagawa? Actually, nag-enjoy ako. Kung rate ko siya 10, ano, out of 10, mga 11, ganun. Ganun ko siya na i-enjoy. I enjoy helping people, diba? Into fitness. And alam diba? Mo, coach, ano, no? Nakikita ko rin kasi yung mga post mo, diba, sa Instagram. Yes. And ako, medyo nakaka-relate ako kasi parang ganun din ako. Trainer din ako dati, diba? And so, talking about enjoying what you're doing, so, gaano ka-importante na na-enjoy mo yung mga bagay na ginagawa mo? Anong masasabi mo sa mga, kasi diba, syempre, marami tayong mga ka-age ngayon, yes, parang feeling nila lost sila, parang feeling nila ginagawa lang nila yung mga bagay na ginagawa nila kasi gusto nila ng pera. Anong advice mo sa mga kaibigan natin na ganyan yung feel nila? Magkaiba kasi yung, ano eh, magkaiba para sa akin yung papasok ka lang. I mean, papasok ka lang for work, pero if you have yung passion mo, yung love mo, kahit na parang 12 hours ka nag-work, di ba? 15 hours ka nag-work, yes, di ba? Gigising ka ng alas 5 ng umaga. 5 a.m. Gigising ka, 5 a.m. Uuwi ka ng 9 p.m. or 8 p.m. di ba? Parang yun yung love na tinatawag mo sa ginagawa mo. Yun yung passion na ginagawa mo na kahit mahirap, di ba? Kahit na nahihirapan ka, is ano pa rin, patuloy mo pa rin siyang ginagawa. Diba? So yun yung love for me. Anong advice mo sa mga ano, let's say for example, sa lahat ng mga millennials ngayon or sa lahat ng mga kabataan na hindi pa nila nakikita kung ano ba yung na-enjoy nilang gawin? Sabi nga is hanapin nyo lang yung sarili nyo. I mean, kung saan yung strength nyo, improve nyo. Hanapin nyo yung, wag kayong matakot na tag dito, gumawa ng mga bagay, mag-explore, 'di ba? Minsan doon mo magagawa 'yon. Doon mo makikita, ay pwede pala. 'Di ba? Pwede pa lang gawin 'yon, 'di ba? So, malay nyo maging ano kayo? Maging soon na presidente kayo ng Pilipinas, 'di ba? 'Di ba? Alam mo, sa sobrang ano na, speaking about presidente ng Pilipinas, etong weekend no, pinapanood ko yung vlogs ni Alex ano Gonzales. Mm-hmm. Parang idol ko na talaga si ano, Isko Moreno, 'di ba no? Lupit eh. Pag nag-presidente yun, boboto ko yun. Anyway, so, coach, ano na. So, di ba syempre, pag nag-workout tayo, napagkukwentuhan din natin na you're into reading books. Yes. So, can you share with us kung ano yung mga top 3 books na nabasa mo na naging, alam mo yun, parang naging influential talaga sa'yo. And parang hanggang ngayon, carry mo yung lessons na nabasa mo from that book. Can you share with our viewers din, bakit kailangan nila basahin na rin yung books na yun? Three book what I love is number, actually two books from Jonathan Yabut is Great from Great and Single Taken and Building My Empire. Yun. So, I love Jonathan Yabut. He's a winner from Apprentice Asia. Oo. So, siya yung unang-unang nanalo doon. So, From Great to Great is shinare niya yung experience niya kung bakit siya nanalo. Sabi niya nga doon, nanood siya ng 158 episodes ng Apprentice Asia. So, bakit siya matatalo? 158 episodes from parang may season. May season. Like, halimbawa, Apprentice UK, Apprentice Australia, Apprentice USA. So, lahat yon pinanood niya. So, sabi niya, ang tanong niya sa sarili niya. Hi, thank you. So, serve na yung coffee. Hindi na yung coffee. Ate, thank you so much. So parang ang sabi niya sa sarili niya, sinabi niya rin kay Tony Fernandez na parang hindi pwedeng hindi ako matatalo dito kasi napanood ko na yung 158 episodes. Hindi pwedeng hindi ka mananalo o matatalo.
matatalo. Matatalo. Okay. Matatalo kasi napanood niya na yung 158 episodes. So ano pang dahilan bakit niya bakit siya matatalo? Okay. 'Di ba? So that's one. So sabi doon is siya yung pinaka-greet na manalo. Hmm. 'Di ba? Siya yung pinaka-greet. Parang kumbaga siya yung pinaka-determined. Yes, determined or uhaw na uhaw. Oh, okay. Yes. Second book is All Things That Matter from Francis Kong. So yun yung mga idol ko, Francis Kong, Jonathan Yabut. Yan, so idol ko yan. It's about possibility. So pinupost ko yan. Passion, purpose, productivity. Ayan, bibigyan kita ng Francis Kong book. So passion, purpose, productivity. So yan si Francis Kong. And then third is Joshua Harris. So ngayon ko lang siya binabasa actually. Kaso ano siya about courting. About courting a girl. Yes, hindi, hindi. Yung iba, oo. Ano? Men meets girl, yun. Ito yung book na yun. Ay, hindi ko pa nabasa yun. Bago lang. After ng ano ko. So, bago lang siya. It's, kung paano mo i-date yung girl in a godly manner. So, ganun siya yung... So, three books na yun. So, pero ano mo sa akin, ano, influential din yung Joshua Harris. Ano, yes. Nabasa ko before yung ano eh. I Kiss Dating Goodbye. Kaya hindi ko pa yan nabasa. Pero I don't plan of reading it anymore. Kasi syempre, dyan na naman yung girlfriend ko, diba? Kaya ano. Pero alam mo, maganda yan. Pero masahin mo pa rin. Kasi meron siya dong mga topic na kung mag-boyfriend-girlfriend na kayo. Paano niya i-honor si Lord? Diba? In your relationship. So yun naman yung... Sige, papayarami mo ko yan, diba? After, pagka tapos, no? Anyway, so those are great advices, yes, na shinier mo sa ating mga viewers, ano? And definitely recommended books yun, Coach. No? Mm-hmm.